Hi! Hello mga ka-channel! I am Profbanie and welcome sa ating online classroom tutorial. Ang today's video, pag-uusapan natin ay yung CAD drawing. Pero bago lahat, ay shoutout ko muna lahat ng estudyante ng Systems Plus Computer College. Kung hindi dahil sa inyo, ay hindi natin narating yung mga ganitong numbers at naging success yung ating online classroom tutorial. Okay? Lalong-lalo na dun sa mga nag-likes and shares at higit sa lahat yung mga nag-subscribe. Kaya tayo ay mas gaganahan pa na mag-create ng mas maraming content. Okay? Kaya ito, alam nyo naman na yung YouTube channel na ito na is na-design during the time of pandemic, no? Para dun sa mga time na yon na tayo ay nasa work from home. Okay? Okay, so let's get start. Ngayon mag-open ako ng ating software, no? Yung 3D online interior design. Okay? Okay, so ngayon dito sa interface ng ating software, makita natin yung design. Draw a room, add a room, draw a wall, add the furniture, add the door, or add window, no? And also lights and stairs. Dito naman sa left side, makita natin yung 3D video and 2D and the 3D video. Okay? Okay, so let's start. Ngayon, mag-create tayo ng ating room, no? So, dito, halimbawa, dito ako nag-start. Okay, kung saan ako nag-start, kailangan doon tayo mag-end and by double-click. Okay, so makita natin, meron siyang dimension na 22.8 meters, ano? Ngayon, pag-click natin yung show dimension, makikita natin yung lahat ng corner dyan is pare-parehas yan. Okay? Ngayon, gagawa ulit tayo, mag-draw ulit tayo. Okay, same procedure lang. Halimbawa, hanggang dito, ano? Okay. Double click. Then, balik tayo doon. Ngayon, kung habang ginagawa natin yung parang floor plan, automatic dito sa baba, makita natin yung, ano, yung 3D, no? Yung dimension na yan. Okay. Ngayon, pag nag-a-add tayo ng room, no? Kanina, nag-draw a room tayo. Ngayon, mag-a-add tayo, no? By double click. Then, meron tayong mga selection ng mga tinatawag natin na room shape. So, merong square, rectangle, may small square, L-form, T-form, and U-form. Ngayon, ang gagawin ko muna yung square na lang. Then, tsaka ako i-add. So, automatic yan. Napupunta dun sa ating floor plan. Ano? Ngayon, kung makita natin may kulay blue na ano dyan. Ano? So, ang gagawin natin yan, ibig sabihin pwede natin siya i-move. Okay, so i-drag natin siya pupunta doon. Ngayon din, nagbabago din yung nasa ibaba. Okay. Ngayon, kung halimbawa, ay gusto natin yung lagyan ng extension, ano, yung i-extend natin sa nakonti, gagawin mo lang, i-highlight mo lang yung part na yan. Then, tsaka mo ngayon, hihilahin papunta roon. Okay, so halimbawa, hanggang dyan. Okay, halimbawa, dito sa ibaba, ganun din. Okay. Okay, ganun din dito. Halimbawa, ipapantay na natin siya dito. Right. Ngayon, ang gagawin natin, maglalagay muna tayo ng division dyan. So, draw a wall. Okay, gawin natin, mag-create tayo dyan. Okay. Siyempre, kapag nagko-construct tayo ng, ano, ng bahay or tinatawag natin na structure, meron siyang pinto, di ba? So, mag-a-add tayo ng door. So, click mo lang siya. Then, another one, meron tayong selection naman kung anong gustong door yung gusto mo dyan. So, click natin yung 60 by 200 cm, ano? Then, add to scene. Okay, siyempre, ilalagyan natin ng entrance. Okay, ganun din. Lagyan natin yung punta dun sa isang room. Same procedure. Dito naman tayo maglalagay. Okay.
Siyempre, kung mayroong door, meron siyang bintana, no? So, mag-a-add din tayo ng window, no? So, yan. Makikita natin yung mga selection, mga design, kung anong gusto yung bintana nyo ilalagay. So, itong gagamitin ko ngayon, yung four-section window, no? I-add ko siya. Okay. Lagay ko siya ron. Ganun din. Mag-a-add ulit tayo. Dito naman. Okay. So, ganun ulit. Add to scene. Dito ko siya ilalagay. Another window ulit. Para naman dito sa ano natin, ano. Pwede ko ilalagay ng windows dyan. Okay. So, dito sa papunta sa etong room na to, lalagyan natin ulit ng door, no? So, ito naman yung gagamitin ko, yung rectangular. So, i-add ko siya rito. Okay. Pagka-click ko yung 3D, okay, so makikita natin meron siyang kompleto na, no? Pagdating sa likod, yun, may mga ano na rin siya. Okay. Ito yung 3D views, ano? So, ngayon, balik tayo din sa 2D. Halimbawa, lagyan natin ang show dimension. Okay, ganyan na siya. Maglalagay tayo ngayon ng halimbawa, furniture. Okay, so click natin yung furniture. Let's take for example, ito, no? Yung parang pinaka sofa, di ba? Okay, ilalagay ko rito sa banda rito. Okay, so dito na sa malapit sa bintana. Okay. Add ulit tayo. Furniture. Cancel muna. So, add furniture. Dito sa isang room. Okay, halimbawa, eto, no, meron siyang TV stand. Okay, so ilalagay ko dito. Right. Again, add furniture tayo. Okay, so fireplace. Ilalagay ko naman sa lugar na to. Okay, so siyempre kailangan magiging ano tayo sa mga design. Okay, so tingnan natin ngayon ang 3D views, ano? Okay, so meron na sofa. Then, meron din siyang ano doon, ano? Okay. So, meron na doon yung TV stand. Okay, balik ulit tayo dyan. Kung halimbawa, alalagyan natin guys ng level, ano? So, add level. Okay. Kung titingnan natin ngayon, meron na siyang dalawang floor, di ba? Okay. So, meron siyang ground floor and meron siyang first floor. Okay, kung makita natin dito sa list of level, meron siyang level 1 tsaka level 2. Okay, so balik tayo ulit sa 2D. Maglalagay tayo ng ano, ng balik tayo sa projects, ano? Lalagay tayo ng stairs. Okay, so add a stairs. Kung halimbawa, ito yung ganabitin natin yung L shape. So, mag-a-add tayo dyan. Pwede natin siya ilagay dito, ano? Okay. Okay. Itong ano, pwede natin siya i-rotate. Okay. So, pwede natin siya i-rotate. Or, pwede ganyan. Okay. So, let's try. Okay. So, punta ulit tayo dito sa 3D. Okay. So, dapat nasa first floor, ano? So, punta tayo dito sa tinatawag natin na i-remove muna natin siya. Delete. Okay. Doon sa levels, balik tayo doon sa first floor. Okay. Then, yung project, doon tayo maglalagay ng stairs. Okay. So, diba? Ito yung napili ko. Then, add. Ito ko siya ilalagay. Then, gaya na sabi kanina, ito, pwede natin siya i-rotate. Okay, so pwede natin siya i-rotate. Then, balik tayo sa 3D. Yan, meron na siyang bintana, no, hagdanan, di ba? So, automatic, guys, nagkakaroon siya ng, ano, ng parang butas dun, papunta dun sa second floor.
Okay, kumuha natin, meron siyang butas kaagad. Right. Okay, so meron tayong dalawang level, di ba? Balik tayo ulit doon sa 2D, 3D. Halimbawa, ang mangyari dyan, kasi ang level natin ngayon nasa first, di ba? Okay. So, project, maglalagay tayo ngayon ng, ng lights. So, click natin yung lights. Okay, so, mamimili tayo, no? So, ito yung multi-arm ceiling. So, click, then add to scene, no? So, ilalagay natin to sa gitna. Okay, sa gitna ng, ng living room, di ba? Okay, tingnan natin ulit yung 3D view. Okay, saan na siya? Okay, nasaan yung, natin? Okay. Okay, so balik tayo sa 3D view. Nasa level tayo, no? So, level 1. Okay. So, next. Okay, balikan natin ulit yung 3D view. Okay, so, project. Sa levels tayo, no? Level 2. Maglalagay tayo ngayon ng mga din, ng mga furniture sa taas. So, add furniture. Okay, siyempre, balik muna tayo doon sa 2D editor. Okay, so add tayo ng furniture. Halimbawa, ang ilalagay natin yung, yung eto. Add natin ulit dyan doon sa level 2 natin, Okay, so sa itaas. Okay, then table. So mag-add tayo ng table dyan. Okay, so again, add furniture. Dito naman sa meron dito sala. So 3D view. Okay, so kompleto, di ba? Yon. So balik tayo doon sa editor. So add furniture ulit. Ay maglalagay tayo ng grand piano. Okay, so grand piano niyan. Dito natin siya ilalagay. Okay, so click natin ulit yung 3D. Ayan na siya, di ba? So meron siyang pag halimbawa transparent wall, no? So pwede natin makita ngayon na naka meron siyang paint na sa bahay niyan. Kapag binalik natin doon, gawin natin siya transparent para visible, no? Nakikita natin yung loob ng ating yung ginagawa. Okay, so same procedure lang. Kapag halimbawa maglalagay tayo ng panibagong floor, no, yung halimbawa third level, no, so click mo lang yung level, add level. Okay, so punta tayo sa 3D. So makita natin yan is tatlong story building na siya, no, tatlong floor na. Then kung halimbawa yung hagdanan ngayon hanggang second floor lang. Okay, so punta tayo sa 3D. Punta tayo ng 3D, no? So burahin muna natin yung yung grand piano na sa hagdanan pala, no? Okay, so balik tayo dun sa level 2. Then mag-a-add tayo ng stairs ulit. Add stairs. So same procedure lang din ulit. Dito natin siya ilalagay. So again, rotate. Okay. Then 3D views. Right. So kung makita natin, no? Meron tayo hagdanan doon sa third floor, automatic nakabutas na yan. Okay, ngayon kung mag-add ulit tayo ng furniture doon sa sa tinatawag nating third floor. Okay, sali ba itong balagyan natin ng TV storage. Okay, sa third floor natin, so dito sa room na to, ano. Okay, balik tayo sa 3D view. Okay. Ayan na siya.
Yan, nakakita natin yung meron siyang TV dun sa ano. Okay. So, that's it, no? So, ganun lang kasimple kapag nag-create tayo. Pag bumalik tayo sa 3D, ito naman yung ating design. Okay? Show dimension. And that's all, guys. No? At sana meron kayong natutunan dito sa naging topic natin sa ngayon. Okay? So, that's all. And see you on my next tutorial. So, bye-bye.